Magandang araw Pilipinas, narito naman po ang ating update na balita sa oras na ito. Makatatanggap ng Christmas bonus ang mahigit 1.5 million na manggagawa sa gobyerno simula sa susunod na linggo. Ayon sa House Committee on Public Accounts sa ilalim ng Section 8 ng Republic Act 11466 o sa Salary Standardization Law, ang year-end bonus na katumbas ng isang buwan na sweldo ay matatanggap kasama ang 5,000 cash gift. Alinsunod sa National Budget Circular No. 579 na inisyo ni Budget Secretary Wendell Avisado, may sapat na pondo para mabigyan ng Christmas bonus at cash gift ang mga empleyado ng gobyerno. Maaari itong ibigay ng mga ahensya ng pamahalaan bago mag-November 15. Noong nakalipas ng taon, karamihan sa mga ahensya ng gobyerno ay ipinalabas ang bonus noong kalagitnaan pa lamang ng Nobyembre. Ayon pa sa committee, mas makabubuti ito para makapag-shopping na ang mga empleyado ng gobyerno para hindi makipagsiksikan sa Desyembre. Samantala, hinikayat din ng House Committee on Public Accounts na ipalabas na rin ng mga pribadong kumpanya ang Christmas bonus na kailangan ng empleyado bago pa mag-Desyembre, lalo na ngayong may panahon pa ng pandemic. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na magbabawas sila ng singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Ayon sa Meralco, tatapisan nila ng 0.0395 kWh ang overall rate na paparating na billing ngayong Nobyembre. Mababawasan din ng 16 pesos ang kumukonsumo ng 400 kWh habang 20 pesos naman sa 500 kWh users. Muli rin tiniyak ng Meralco na hindi pa sila magpuputol ng kuryente hanggang sa katapusan ng taon para sa mga nakakakonsumo lamang ng 200 kWh kada buwan at pababa. Sa mga nagkukonsumo ng 201 kWh pataas, sinabi ng Meralco na pagkakaloob nila ang mga ito ng 30 days na grace period para sa payment na pasok noong panahon ng ECQ at MACQ ng walang interest, penalty at iba pang charges. Pinaghahanda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ang publiko sa pagpasok ng bagong bagyo na si Ulysses sa ating bansa. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, malakas ang idudulot na pag-ulan at hangin ni Ulysses kaya dapat na ihanda ang mga residente sa anumang pangunahing pangangailangan. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa flood-prone area, landslide-prone area, lahar prone at storm surge zone area dahil sa posibilidad na magkaroon ng insidente. Mas makabubuti umano na manatili na lamang sa mga evacuation centers ang mga pamilya na sinalanta ni Super Typhoon Rolly habang patuloy ang pamamahagi ng tulong ng food packs sa mga residente. Bagamat na nakalabas na ng bansa si Tonyo, magdudulot naman ng lakas at hangin at pag-ulan itong si Ulysses na bago ngang pasok na bagyo. Dagdag pa ni Timbal, posibleng mag-landfall si Ulysses sa Bicol Region, Quezon Province ngayong araw. Namatuan kahapon ang umaga si Ulysses sa layong 635 km east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte, taglay ang hangin na 55 km per hour. At yan po ang ating update na balita sa oras na ito. Pakilike and share po ang balitang ito para sa kaalaman ng iba. Maraming salamat po.